laging nasa palengke. Walang iba kundi si Liza Aquino. Liza, good morning. Nasaan ka ngayon? Dali na ko, umikot ako dito sa palengke dito sa Maynila. Ito yung unang beses na sinilip pong presyo dito sa Central Market. At kung kayo po ay karaniwang dito bumibili, ako po mga suki, sumipa na sa 200 pesos kada kilo ang presyo ng manok dito sa nasabing palengke. Ayon sa mga nagtitinda, Dani, na sa 10 to 20 pesos po ang nadagdag sa presyo ngayong araw. Pakinggan natin ang panayam kay Edgardo, isa sa tindero ng manok dito. Choice cut po natin is 210, sa wings natin 220, sa asa drumstick 220. Sa buo natin 200. Sa taas ng gasolina ngayon, siguro doon nila pinapatong eh. Kasi ang laki na po ng tinaas ngayon ng manok, hindi katulad nung dati. Nung mga nakaraan, bentahan pa namin is 190 pa, may 180 pa nga eh. Ngayon talagang sobrang taas. Hindi na namin alam kung saan yung gagaling ang taas ng manok. Kaya napapaisip na rin kami, ba't ganun ang taas ng manok ngayon? Kasi ang alam namin, tuwing Christmas lang, nagtataas. Ngayon, hindi eh. Kaya hindi namin alam kung paano namin ibibenta yung karne namin. Samantala, nananatili rin mataas ang presyo ng kada kilo ng baboy dito sa merkado. 400 pesos kada kilo sa liempo, 360 pesos naman sa laman. Nako, dali maging ang ilang gulay ay nagdagdag din po sa presyo ngayong araw. Ang carrot mula sa 100 naging 120 pesos ang bentahan. Ang ampalaya at bawang mula sa 100, sumipa rin sa 120 pesos ang presyuan nito. Ang sitaw ang pinakamataas ang presyo ngayon, mula sa 120 ay sumipa sa 200 pesos kada kilo ang presyuhan. Ang sibuyas at talong, mula sa 80 pesos kada kilo at ang bawang nasa 100 pesos kada kilo. At yan ang presyo ng mga pangnaimbilihin sa Central Market sa Maynila. Balik sa iyo, Dani. Liza, itanong ko lang, dahil kanina nga yung interview mo rin, nagtataka ako, okay lang yung baboy tumaas eh, tsaka yung may ibang presyo ng mga ano ng mga gulay. Pero yung manok, bakit nagtumaas? Hindi na napansin ko yung huli kong pamamalengke na ginawa ng aking helper dito. Yung manok daw talagang tumaas, pero hindi rin niya mapaliwanag. Ano ba yun? May kakulangan sa supply, Liza? Yes, Dani, ayon sa mga nagtitinda, hindi kulang ang supply ng ating mga manok. Pero posibleng nakadagdag itong patuloy na pagsipa ng presyo ng gasolina o produktong petrolyo dito sa pagsipa ng presyo ng mga manok. Pero kahit sila, yung mga tinatanong natin, dahil sila itindera lang, sumusunod lang sila dito sa bigay ng o pinapatong na presyo ng mga supplier. So ganito, kunwari 200 pesos ang bentahan nila sa manok, ito ay dahil nasa 160 to 170 na ang kuha nila sa kanila mga supplier. So konti na lang din talagang dinadagdag nila para kumita, lalo na may renta din silang binabayaran dito sa palengke, Dani. Pero Liza, tingin mo ba dyan lang kaya yan sa Central Market o sa buong ano yan, halos NCR, ganyan din ang kalakaran na medyo ang manok din talagang tumaas? Hindi ko masasabi ko buong NCR, Dani, pero karaniwan tayo nag-iikot dalawang beses sa isang linggo. Pero lahat ng mga palengkeng naikutan ko, particular dito sa Quezon City, mga malalaking palengke dito, pare-pareho po sila lahat, nagtaas ng presyo talaga nito mga nakarang araw, Dani. Okay. Sige. Basta kukuha lagi kami na update sa iyo, Liza, dahil yan naman ang expertise po yung mga presyo na bilhin. Salamat at ingat ka dyan, Liza. Okay. Yan po si Liza.